Sumarin po ang biyaya, awa, habag, pagkapala, katotohanan, kapayapaan, pag-ibig mula ka. Sa magandang araw po sa bawat isa. Diyan mong pumpaksa ang ating pong bibigyan ng paliwanag ayon sa kasulatan. Ang hari ba ng Tiro ay tumutukoy kay Satanas? Base dyan sa Ezekiel 28:12-13 na ginagamit ng mga reliyon para patunayan na si Satanas ay isang anghel, kerubin, ano. So, tingnan mo natin doon sa ang Biblia, Tagalog. Doon sa 28:11, sabi niya, bukod dito'y ang salita ng Panginoon ay dumating sa akin na nagsasabi, anak ng tao, panaghuyan mo ang hari sa Tiro. Sabihin mo sa kanya, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos. Iyong tinataka ng kabuuan na puno ng karunungan at sakdal sa kagandahan. Ikaw ay nasa Eden sa halamanan ng Diyos. Lahat ng mahalagang bato ay iyong kasuotan. Ang sardyo, ang topacio at ang diamante, ang berilyo, ang onyx at ang jaspe, ang sapphire, ang esmeralda at ang karbunko. At ang ginto, ang pagkayari ng iyong pandereta at ang iyong mga plautay napasa iyo sa karawan na ikaw ay lalangin na nahanda. Ikaw na pinahirang kirubin na tumatakip at ipinatag kita, ano pat ikaw ay nasa ibabaw ng banal na bundok ng Diyos? Ikaw ay nagpanhik manaog sa gitna ng mga batong mahalaga. Kise, ikaw ay sakdal sa iyong mga lakad mula sa araw na ikaw ay lalangin hanggang sa ang kalikuhan ay nasumpungan sa iyo. Dahil sa karamihan ng iyong kalakal, ay kanilang pinuno ang gitna munang pangdadahas at ikaw ay nagkasala. Kaya tinahagis kitang parang dumi mula sa bundok ng Diyos at ipinamahama kita. O tumatakip na kerubin mula sa gitna ng mga taong ang iyong puso'y nabatas dahil sa iyong kagandahan. Iyong ipinahamak ang iyong karunungan dahil sa iyong kaniningan. Aking inihagis ka sa lupa. Aking inilagay kasaharap ng mga hari upang kanilang masdan ka. Sa pamagitan ng karamihan ng iyong kasamaan, sa kalikuan ng iyong pangangalakal, iyong nilapastangan ng iyong santuario, kaya't ako'y naglalabas ng apoy sa gitna mo. Sinupok ka at pinapaging abo ka sa ibabaw ng lupa, sa paningin ng lahat ng mga nunod sa iyo. Silang lahat ay nangakakilala sa iyo sa gitna ng mga bayan. Mga titigilan dahil sa iyo, ikaw ay naging kakilakilabot at ikaw ay hindi na mabubuhay. Base ho dyan sa ating binasa, dito po nagkaroon ng opinyon ng maraming mga mangaral ng reliyon. Di umano, yan daw po ay si Satanas. Na dati ang wikang kirubin, ayan, maganda, at ang wika, dyan ho sa 28:13, ikaw ay nasa Eden sa halamanan ng Diyos. Isabihin lamang, binibigyan nila ng kahulugan na si Satanas, yan ang ako, ay nasa Eden. Ngayon, ang tanong, totoo po ba, base dyan sa ating talata, totoo po ba na yan ay si Satanas base sa sinasabi ng mga reliyon? Sa 28:12, anak ng tao, panaguyan mo ang hari sa Tiro. Ibig sabihin lamang, yung sinasabing pinahirang kirubin ay walang iba kundi yung hari sa Tiro. Oo. Siyempre, di ba sa unang tingin, ang ula sa Ezekiel 28:11-19 ay tumutukoy lamang sa isang hari. Isang hari. Maliwanag naman ako eh. So, ibig sabihin, kung pinagpapalagay ng mga marami na yan yung Satanas, yan yung nag-aasik ng lagim, nagbibigay ng nag-uudyok para pumatay. Ayan. Ibig sabihin lamang dito, mali ang mga reliyon. Bakit? Yang isa, Ezekiel 28:11-19, tumutukoy lamang sa isang hari. Oh, ang Tiro ang tumanggap ng ilan sa mga mabibigat na hula ng paghatol sa kasulatan. Isaias 23:1-18, Jeremias 25:22,
27:1-11, Ezequiel 26:1 patuloy, Ezequiel 28:19, Joel 3:4-8, Amos 1:9-10. Ang Tiro ay kilala sa pagkakamal ng kayamanan sa pamamagitan ng pagsasamantala sa kanyang mga karating bansa. Tinutukoy ng mga unang manunulat, ang Tiro bilang isang siyudad na puno ng mga walang konsensyang mangangalakal. Ang Tiro ay sentro din ng pagsamba sa Diyos-Diyosan at sekswal na imoralidad. Sinaway ng mga propeta sa kasulatan ng Tiro dahil sa kanyang pagyayabang sa kanyang dakilang kayamanan at estratehikong lokasyon. Ang Ezequiel 28:11-19 masasabing isang partikular na hula na naglalaman ng mabigat na panalita laban sa hari ng Tiro sa panahon ng propeta Ezequiel na sumaway sa hari dahil sa kanyang pagmamataas at pagiging gahaman. Ano? Yeah, maliwanag ko yan, ha? Gayunman, ang ilan sa mga paglalarawan sa Ezequiel 28:11-19 ay hindi lamang paglalarawan sa isang ordinaryong hari. Walang sino mang hari ang masasabi na nasa Eden o naging pinahirang kerubin na tumatakip o nasa ibabaw ng banal na bundok ng Diyos. Kaya nga mas maraming tagapagpaliwanag ng kasulatan ang naniniwala na Ezequiel 28:11-19 ay isang kambal na propesya kung saan ikinukumpara ang pagmamataas ng hari sa pagmamataas ni Satanas. Iyan po yung paliwanag ng mga reliyon. May ilang nagsasabi na ang hari ng Tiro ay aktwal na sinapian at ginamit ni Satanas. At dahil dito'y ang kaugnayan sa dalawa ay mas nagiging matibay at naangkop. Bago ang kanyang pagbagsak, si Satanas isang napakagandang nilalang. Ezequiel 28:12-13. Siya marahil ang pinakamaganda at pinakamakapangyarihan sa lahat ng mga anghel. Ayan. Ang parilalang bantay na kerubin ay posibleng nagpapahiwatig na siya ang anghel na nagbabantay sa presensya ng Diyos. Ang pumamataas ang dahilan ng kanyang pagbagsak sa halip na magbigay ng kaluwalhatian sa Diyos dahil sa nilikha siyang napakaganda, nagmamataas si Satanas at ipinilagay sa kanyang sarili na siya mismo ang dahilan ng kanyang pagkakaroon ng mataas na kalagayan. Ang pagre-rebelde ni Satanas ang dahilan kung bakit siya pinalayas ng Diyos mula sa kanyang presensya. At sa huli, ito rin ang dahilan ng walang hanggang pagpaparusa sa kanya ng Diyos sa lawang apoy, pahayag 20:10. Ibig sabihin, ito po ay mga paliwanag ng mga relihiyon. Subalit sa kasulatan, ang tinutukoy lamang dito ay walang iba kundi yung hari ng Tiro. Na ano? Tao? Laman? Ano? Ibig sabihin lamang, yung sinasabi nilang Satanas ay walang iba kundi yung hari ng Tiro. Ano po? Muli po, maraming maraming salamat. Magandang araw po sa bawat isa.